Welcome back mga ka-Gen Rock Studio. So ngayon magbibigay ulit ako ng isang patch dito sa ating NUX MG300. So umpisahan ulit natin dito sa mode. Click natin yung mode na button sa mga isang NUX natin MG300. So yan. So lagi kong ginagamit guys is Studio Direct kasi wala akong amp. So ang gamit ko lang is yung V8 sound card tsaka headset. Yun. So, ang ginagamit ko sa kanya is yung Studio Direct lang. Yan. So, yung kanyang parameter, ito yung value niya. So, meron tayong low, mid, high. So, yan yung ginagamit ko lagi. So, click natin yung mode. Yung mode ulit. So, sa gitara guys naman, like kong ginagamit is yung bridge. Bridge na pickup. So, nakasagad siya sa baba. No? Yan. So, yung patch na ibibigay ko ngayon guys is yung sa kanta ng Kamikaze, yung Narda. Narda na patch. Yan. So, click natin yung edit. Click muna natin yung edit dito guys. So, punta muna tayo ng compressor. So, sa compressor guys, wala akong nilagay. So, naka-off yan. Bali, lipat na tayo dito sa effects. So guys, makikita nyo naman dito sa screen niya, no? Yung nasa ibabaw ng mga may pangalan, so yan lang yung naka-on. So nilagay, wala akong ibang nilagay, kundi yung effects lang tsaka amp. So pwede nyo naman siyang lagyan ng reverb, tingin ko. Pero yung delay, hindi ko sure kung okay sa kanya pag may delay. So pag may mga tinire nyo to sa gig, or yung venue nyo is ano, pwede nyo naman siyang lagyan ng reverb. Nasa sa inyo yun guys. Nasa inyo yan. So, ito wala tayong compressor. Yan. So, lipat tayo ng effects. So, ginamit ko dito guys ay yung AC. AC boost. Yan. AC boost. So, yung level niya, yan, nakikita nyo naman. Tapos yung kanyang gain. Ayan, screenshot nyo guys. Para makopya nyo yung kanyang value. Ayan. Tapos lipat tayo ng page 2. Ayan, so sa bass niya, makikita nyo na yung value ng bass, tsaka yung treble. Ayan, so screenshot nyo na lang. Para makuha nyo, no? So, yan lang yung ginamit natin. Tapos, lipat na tayo ng amp. Yan. So, ginamit natin dito guys na amp is yung twin reverb, no? Yan. So, sa gain. Yan. So, naka 3 o'clock yung kanyang gain. So, medyo mataas yung drive niya ng konti. Depende sa gitara. Yan. So, kung magandang klase yung gitara nyo. Napipick up niya ng yung pick up nyo. So, napipick up nyo na maganda yung amp. Yan. So, dyan na kayo magdidepende kung gusto nyo ng medyo hindi maingay na drive o yung ano. Depende. Yan. So, sa bright nya. So, nakababa to guys. Yung button nya nakababa. So, try natin itaas. Yan. So, nakataas. Yan, nakababa. So, nakababa yung kanyang button ng bright channel nya. Yan. So, yung level nya, yan yung volume ng amp.
So diyan nyo diyan nyo siya tatantyahin kung malakas o mahina yung volume ng amp. Yan. So lipat tayo ng ibang button ng twin reverb na amp. Yan, so yung kanyang bass, mid tsaka treble. So sa bass niya is medyo mataas lang to ng konti sa 9 o'clock, no? Yan. Tapos yung kanyang mid, siguro naka 10 o'clock na tong mid niya. So screenshot niyo na lang. At yung kanyang treble, yan. Parang magkabaligtad lang sila ng mid. Siguro naka ano to. Mataas lang ng konti sa 1 o'clock. Yan. So lipat tayo ng cabinet. Yan. So ang ginamit ko dito guys na cabinet is yung katapat niya rin ano. Yung Twin 212. Hindi makita sa screen kasi medyo maputi yung screen. So ang ginamit ko dito is yung Twin 212. Tapos yung dynamic mic natin na ginamit dito guys is yung Dynamic SM57 na mic. Yan. At yung kanyang position guys is nasa Ito, yung Dynamic SM7. So yung position niya guys is nasa gitna. So ito yung yung unahan, nasa gitna, tapos medyo padulo. Yan. So dito lang tayo. Yan. Mic niya Dynamic SM57 at yung cabinet niya is Twin 212. So wala na akong ibang nilagay dito guys, no? Sa equalizer. So wala akong nilagay diyan. So kaya wala siyang logo sa taas, ibig sabihin wala akong nilagay na effects diyan. So sa noise gate, noise reduction wala, sa modulation wala rin, delay. So tingin ko guys, pwede kayo maglagay ng reverb. Depende sa ano niya. Depende sa venue ng event. Kung halimbawa may mga gig kayo. Depende yan kung maglalagay kayo ng reverb. So dito lang sa ano ko, hindi ko siya nilagyan. So pwede naman kayo mamili dito ng ito, pwede itong room. Kasi yung room hindi masyadong makulong yung kanyang ano, reverb. So hindi katulad ng mga parang nasa gym, di ba? So ito yung room parang siguro ano, tunog kwarto lang ng reverb. Yan. So pwede nyong gamitin yung room na reverb. So pwede na rin yung value na yan. So screenshot nyo, pwede na rin yung ganyang value. Yan. So pwedeng wala, so pwedeng mayroon room. Lagay nyo itong room na to. And so sa yung sunod is yung pedal volume to. So pwede kayo mag-fix ng volume dito, tapos dito nyo na siya kontrolin sa pedal ng gadget mismo nung effects. Yan. So yun lang guys. So wala tayong compressor. Bali dalawa lang. Yung effects at amp lang ginamit ko rito. Yan. AC booster at saka twin reverb. At yung cabinet niya is Twin 212. So yun lang. Yun lang guys. So click na natin yung save. Yan. So dito naman madali lang maglagay ng pangalan. Ito yung button, ikot lang natin. Yan, tapos, yung dalawang arrow. So, K, tapos M. Best spelling ng kamikasi. I, tapos, yan, ganyan lang guys yung pagsisave ng patch. Paglalagay ng mga LED, ano niya. Kamikaze. Double is double yata yun, no? Yan. E. Sa pang E. Double iba yun, guys. Yan. Ay, hindi. Tama ba? Yun. So, ganun lang kadali, guys. Yan. So, sana nakatulong ulit yung patch. Click natin yung save ulit. After nyan, mag-data saving. Ayun. So, sana nakatulong ulit yung patch sa mga gumagamit ng NUX MG300. Ay, sorry, Narda patch pala to, no? So, kamikasi yung nilagay ko. Ayun. So, okay lang. Palitan nyo na lang, guys. Narda patch. Ayun. So,
sana nakatulong ulit sa may mga NU XMU300. So, huwag nyo kalimutan mag-subscribe para updated kayo sa mga video na i-upload ko. Marami pa akong i-upload na parts at pwede rin kayo mag-request. Comment down below lang para magawan ko ng patch yung mga gusto nyong kanta, guys. So, yun. Thank you.